Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga hinday. Kaway-kaway! Yan, partner, sa araw na to, excited tayo dahil nandito tayo sa Kidapawan City, North Cotabato. At kasama natin ngayon ang isang teacher. At ma-inspired po kayo dito dahil hindi po siya nag-focus sa pagiging teacher at meron po siyang sekreto kung bakit 13 years na itong ginawa yung pagiging passionate nila sa advocacy nito about sa Iron Bamboo, partner. Pero ang topic natin today ay alamin po natin po, mga idol, mula kay Sir Raymond kung ano nga ba itong Iron Bamboo dahil bago sa ating pandinig, partner. At saka siyempre, ano yung kaibahan niya yung Iron Bamboo compare sa ibang bamboo tree? At saka siyempre, kung ano yung kanyang, bakit unique siya at saka mahal sa market? Ayun. Kawin-kawin muna tayo dyan, Sir Raymond. Yes. Yes. May shoutout po kayo. Shoutout sa mga ka-bamboo advocates ko sa Luzon, Visayas at saka sa Mindanao. Dito tayo ngayon, kasama natin ang Pinoy Palabo YouTubers. At pakilala natin ngayon itong ating advocacy na bamboo. Itong Iron Bamboo yung ating pinakabida ngayon. Sir Raymond, nagsimula tayo. Ano nga ba talaga, sir, yung Iron Bamboo? Ano yung mga characteristics niya po? Ang origin kasi ng Iron Bamboo ay galing ito sa Costa Rica, or I mean, doon sa South America, doon talaga ito nanggaling. Pinakamarami sa Costa Rica. Ngayon, bakit tayo napunta dito sa Iron Bamboo? Bakit ito yung in-introduce natin na ito ay isang hindi native species ng bamboo dito sa Pilipinas? Nagsimula kasi itong ating pag-introduce ng Iron Bamboo kasi sinubukan natin yung mga iba't ibang variety ng kawayan. Sinubukan natin yung kawayang tinik. Kaya lang, sa engineered bamboo production natin sa kawayang tinik, hindi masyadong malakas yung adhesion o yung pagdikit ng paggamit natin ng glue. Kapag nabasa ng tubig, kaagad naghihiwalay kasi masyadong parang siksik ang ano ng kawayang tinik. Yung kanyang mga ligules, yung kanyang mga nodules, siksik. So, hindi masyadong napapasok ng mga glue, kaya naghihiwalay ka agad. Sinubukan naman natin yung asper, o yung tinatawag nila na Dendrocalamus asper. Sa English name nun ay giant bamboo. So, yung nangyari, maganda yung kanyang adhesion property. Maganda yung nagiging, ano, may nagawa tayong mga tiles. And then, dumating sa puntong nag-test market na tayo dun sa Japan. Ang naging problema lang doon, maganda yung ano structure niya, malakas siya, very strong siya, matibay siya. Kaya lang doon sa aesthetic value, kasi medyo maraming nangingitim, lalong-lalo na doon sa nodes, concentrated yung mga itim-itim. Hindi tanggap ng mga ating buyers kasi nasanay sila doon sa moso. Kasi yung moso kasi uniform and texture, maliliit yung mga nodules. Kaya pang tingin nila parang babalik pa rin sila sa moso. So, yung ating Dendrocalamus asper ay parang medyo pinag-isipan natin ano kaya ang pwede nating ipalit para makapasok tayo sa international market. Yung ating Dendrocalamus asper, pasok naman dito sa local market. Kaya lang kapag wala tayong forward thinking, parang hindsight, na dapat pumasok din tayo sa international market, eventually kasi mawawalan tayo ng local market or masaturate natin ng local market, kailangan nating lumabas para ma-expand yung ating market para kahit pa paano kikita talaga kikita yung mga processors. Ngayon, hinanap natin yung kawayan na pasok sa international market. And here comes Iron Bamboo at mayroon tayong available na species galing sa UP Los Baños. So yung ating pinagmulan nito, pinanggalingan talaga nito ay kay Doc Emer Borromeo. Siya yung pinagkukunan natin galing sa UP Los Baños. So way back 2013, ito na yung ating sinimulang i-propagate. Hanggang sa ito ay dumami na. At ang kagandahan ng Iron Bamboo, ito yung kanyang feature. Kung makikita ninyo, hindi siya kumpul-kumpul, no? Hiwa-hiwalay ang kanyang pagtubo. So, ibig sabihin, kapag itong puno ay i-harvest mo na, so, pwede mo na siyang putulin doon sa puno, no? Hindi mahirap i-harvest at saka hilahin na kaagad palabas. Hindi katulad nung nagkukumpul-kumpul na kailangan mo pang isakripisyo yung nasa labas para makuha mo yung nasa loob. Kasi sa kawayan, naturally, yung pinakamatanda ay nandun sa loob.
At kagandahan din nito, no, isang feature nito ay malinis siya at saka tuwid. Street. Ngayon, yung mga engineered bamboo machine, naka-design kasi yon para mag-process ng mga tuwid na kawayan. Halimbawa, yung mga machines from China, from India, yung pinaprocess ay yung moso. Yung moso kasi tuwid, no? Ito, makikita natin, tuwid na tuwid siya, tuwid na, no? Tuwid na tuwid siya. Kaya ito ay pasok sa machine. At saka walang masyadong mga waste kasi lahat mapaprocess ng processor. Sa mga farmers na naman, ang guwadwa ay hindi masarap kainin itong kanyang labong, no? Medyo mapait. Kaya kampante ang magiging ang mga farmers dito na hindi mananakaw itong labong kasi once nakakain siya ng minsan, hindi na siya babalik. Kasi hindi pa matatanggal yung pait kahit dalawang linggo na. So ibig sabihin hindi niya rin pwedeng ibenta kasi mapait siya. Itong kagandahan. Ngayon, ano naman yung advantage ng pait? Nang dahil sa pait na yun, hindi siya masarap para sa mga insekto. So ibig sabihin, yung treatment procedure mo, hindi masyadong ganun talaga kalaki yung gagastusin mo sa treatment kasi mayroon na siyang natural na preservative against insects. At sa mga iba pang kumakain ng mga kawayan, insects, fungi, mga peste, yung mga ganun, no? Mga ruminants din, yung mga hayop, mga kambing, baka, hindi din ito kakainin, itong ating labong kasi mapait. Itong dahon niya, pwede nating pang pakain sa mga manok, pwede. O sa mga livestock, mga poultry livestock, kasi masarap itong kanyang dahon, maliban lang sa labong. Ang labong talaga ay medyo mapait. Lahat mapakinabakan maliban sa labong. Ang labong nito ay pwede din namang makain, kaya lang it takes a lot of blanching. Yung pakuluan mo siya, tapon ng tubig, siguro mga 3 times. Ulit-ulitin mo yung blanching hanggang palagay mo, pwede na siyang makain. Yung pait naman natatanggal. Na cyanide kasi yan. Kaya lang, yun yung kasi yung parang protection ng kawayan. Kasi sa wild, ito yung parang defense mechanism nila. Defense mechanism niya. So yun, partner. So yun, mga tatamang hinday, ang punto dito is kailangan nating palakihin yung market, yung industry ng pag-iron bamboo. Kasi nga, ito yung sa future, magkakaubusan siguro yung mga, siyempre, yung mga tanim na malalaking puno, sigurado kasi ginagamit. So mas matagal masyado siyang palakihin, ilang years ang gugugol natin. Unless meron tayong itatanim na mas pinadali, no, at pinaka ano matatag yung parang iron talaga, partner. So ito yung substitute natin, yung iron bamboo. Kaya dito si Master Bamboo natin, si Sir Raymond, yes, mula yan sa Kidapawan, tutulungan tayo at may possible na mga ano sila, seedling na possible na pwedeng ibenta. Tama ba yun, sir? Opo. Sa ngayon po, patuloy yung ating propagation, pagpadami ng seedlings nito. Kasi ito kasi yung pinupost natin para sa masupplyan natin yung demand ng engineered bamboo production. Sa mapapansin niyo dito, ito ay 4 na taong gulang pa lamang, no? Simula sa pagtanim. It is just a 4-year-old clump. Pero makikita ninyo, ganito nakalawak yung kanyang sinakop, no? So ibig sabihin nito, at makikita ninyo, malalaki na rin. Ito na yung isang labong. Kung mapansin ninyo, malaki na siya. So, ibig sabihin, marami kang makukuha ang materials dito para sa engineered bamboo. Ngayon, ang kagandahan ng guwadwa kasi medyo mayroon nga siyang natural preservative, mapait siya. So, pwede mo na siyang i-harvest 4 years old pa lang. Huwag mo nang hintayin yung 5 years old. Ibig sabihin, yung ROI mo as an investor, halimbawa, gusto mo mag-invest sa farm, production ng bamboo poles, using iron bamboo, 4 years lang, mayroon ka ng ROI. Mayroon ka ng return of investment. At saka, hindi masyadong mahirap maghanap ng tao na mag-harvest kasi madali lang naman i-harvest. Hindi katulad nung ibang mga variety na medyo mahal ang presyo kasi malalaki siya, tapos medyo mahirap yung harvesting. Ayan. So yan po mga idol, sa mga gusto mag-order po mga idol, meron po si partner. Meron po tayo si Raymond na seedlings ng iron bamboo. Ilalagay po namin yung number ni Sir Raymond sa video description below. So ito po, partner, tanong ko kasi out of many ano ng bamboo, kumbaga classification ba yan, or varieties, varieties,
Sir, bakit itong iron bamboo, tinawag siyang iron? Matigas ba siya? Or bakit po? Ano po ang kakaiba na nagiging iron siya? Magandang tanong yan. Sabi nila, ano ba yan? Bakal ba yan? Ano ba yung pangalan niya sa local term natin? Wala pa itong local term kasi ka-introduce pa lang ito. Ang kategory nito is newly introduced. Ito na yung nakasanayan nila na pangalan as English name kasi ang Latin name nito ay Guadua angustifolia cont. Yan. Pero yung English name niya is iron bamboo. Ang kagandahan lang kasi nito, bakit tinawag siya na iron bamboo, mapapansin ninyo yung kanyang notes, medyo maiksi. Ito yung nagdadala ng kanyang tibay, yung kanyang maiksi ng mga nodes. Kapag ginamit mo ito ng buo, kasi mayroon ng mga testings na ginawa, mga pagsubok na ginawa, ang ganito kalaki na kawayan, kapag kinargahan mo ng 1,000 kilo or 1 ton, tuwid siya, tapos lagyan mo ng pabigat ng mga 1 ton, hindi siya nagbe-bend. Okay. Yun. It is comparable to steel. Ito lang talaga yung nagkawayan, yung strong as steel. Ito kasi yung kanyang moniker, ito yung kanyang niche na dito siya nakilala ang kawayan na pwede siyang pampalit sa mga structural, sa mga construction. So yan. Hindi basta-basta pala itong mababali, sir, or magbibend kahit 1,000 kilos ang ilalagay. Oh, basta ganito kalaki na, ganito kalaki na, pole, pwede siya. Sa modulus of rupture, modulus of elasticity, ito yung pinakamatibay. Ito kasi yung kanyang distinct features, maiiksi yung kanyang mga nodes, kaya matibay siya. So ngayon si Raymond, may market na ba nito? Halimbawa kasi, ito kasi po mga idol, ang trending po sa ating ngayon is yung mga giant bamboo, di ba? Yes, yes, giant bamboo. So giant bamboo, I think, mayroong market. Yes. So ngayon sir, itong iron bamboo, kasi parang new pa siya sa atin, may market na ba ito, local or international? Actually, ang market ng bamboo nandyan na. No? Kasi mayroon na tayong executive order number 879 na nire-require ang DepEd na bumili ng mga furniture, mga office tables, chairs, armchairs ng mga bata na kailangan 20% ng kanilang procurement ay gagamit sila ng engineered bamboo. So kung magtatanong ka ng market, meron ng market. Kaya lang, eh bakit meron namang giant bamboo, bakit iron bamboo? Yun na nga, inuulit ko yung feature niya is doon sa processing, no? At saka yung sa farmer din aside, yung mga producer ng iron bamboo, sa kanila sa farm, hindi sila masyadong mahihirapan. Kasi marami na kaagad negative pag nagtatanim ng kawayan, maraming ahas. Ito dito, hindi masyadong makapagtago ang ahas kasi open siya, wala siyang mapagtaguan. So yung farmer, medyo safe din siya iikot-ikot sa kanyang mga farm. Whereas dun sa mga clamping, siyempre maraming mga sulok na pwedeng pagtaguan ng ahas o pwede pagtaguan ng daga. Kaya ito yung mga features na pinipresent natin sa farmer side, hindi mahirap ang magtanim kasi parang plant and forget kasi ito. Kasi kahit naiwanan mo, walang kakain ng mga hayop sa labong kasi mapait. Mga tao din, walang magnanakaw kasi mapait nga. At saka sa harvesting na naman, pagdating ng panahon na i-harvest mo na siya, hindi mahirap kasi nga medyo hiwa-hiwalay na siya. Ngayon, kung ikaw ay isang farmer na medyo may pagka-business minded, sabihin mo, pwede ko nang gawin ang aking farm na ecotourism farm. Ito maganda itong ano, ito kung marami itong marami kang tanim na ganito, pwede mo nang kopyahin yung mga tourism spot sa ibang lugar na maraming kawayan, forest bathing. Ito maganda ito na material kasi malinis. Malinis sa ilalim. Kung wala na itong matanim ng mga kakao, puro kawayan lang, napagandang tingnan. Para kang nasa abroad, para kang nasa Japan o sa China. Kaya ito yung kagandahan, maka 2-in-1 ka, or pwede mo na rin ito, eventually, yung isa sinasabi natin na market, yung carbon credit. Pwede nating ibenta ang kawayan kahit hindi natin puputulin. Kasi maraming bumibili ng mga ganito, mga farm, bamboo farms, as carbon sink. So, ibig sabihin, kumikita ka kahit hindi pinuputol ang kawayan.
Kaya kung market lang pag-usapan, meron na, no? Existing na yung market. Kaya lang, nandun na tayo sa processing, nag-process na tayo ng engineered bamboo using different species. Ito yung pinakapasok sa processing sa engineered bamboo. Kasi yung machine, tumatanggap ng tuwid na kawayan. Kasi kapag medyo baliko, haharang yan doon sa isang part ng machine na hindi na siya magpapatuloy kasi baliko siya. Kaya ito, maganda talaga itong iron bamboo. Yes, partner. Ayun. So, parang wala na akong masabi dahil siguro ito yung future ng ating mga iron wood. Yes. Isa sa mga iron wood. Pag na-process. Oh, kasi meron na silang, kumbaga, may low na nga na 20% dapat yung industrial bamboo ang gagamitin sa mga crafts, no, sa woodcraft, no. So yun ang pinakamaganda dito na introduce natin si Sir. Kasi bago pa po dito sa ano, sa mata ng mga tao. Viewers. Oo. So, ang importante din po, sabayan po natin yung trend kasi pag marami itong iron bamboo partner, maliban dun sa giant bamboo, sigurado ang mas pipiliin nila yung pinaka matibay. Malakas sa market. At saka yung yung tawag nito, yung tindig kasi niya, talagang straight, no? Tsaka yung pagiging iron niya, oh, matigas talaga, partner. Yun yung pinaka-unique sa kanya. Yun yung pinaka-unique. Matigas, no? Ba? Matigas, oh. Matigas, di ba? Bata pa to. Bata pa. Pero yan na. So after ilang, Sir Raymond, pag-start mo ng tanim dito from seedling to the area, mga ilang years possible, pwede natin siyang i-harvest. Yes po. Yan ang kagandahan nitong iron bamboo kasi mayroon kasi siyang cyanide content yung kanyang labong. Pwede mo siyang i-harvest ng bata pa. Oh? 4 years old, pwede mo na siyang simulan ng pag-harvest. Pwede mo na siyang i-process. Ito yung kagandahan ng iron bamboo. Whereas sa ibang variety, dapat 5 years and up ang pag-harvest. Huwag mo lang palampasin sa 7 years kasi brittle na siya. Wala na siyang moisture content. Dry na. Parang dry na siya, madali na lang mabibiyak. Kasi kailangan kasi yung moisture content. Kahit nasa kahoy, kailangan kasi din ng moisture content. Na-feel mo ba na-feel ko, partner? Na. Parang pinagtanim tayo nito, parang maging milyonaryo tayo. Kung may lupa. Ikaw may marami kang lupa, ako wala. May lupa sa gilid ng mga sapa. Kasi ito, partner, ha? Follow-up question ko lang. Sir, ano ba yung angkop na area or location na dapat possible na pinaka-perfect itanim sa mga kawayan, lalo na tong iron bamboo? Yes. May mga elevation ba, ganun? Opo. As per my experience, doon sa Pigkawayan na farm ko, kasi ito nga, isa ito sa mga trial ko na pagtatanim ng kawayan. Ito dito sa city ng Kidapawan, nasa elevation kami ng 500 meters above sea level. Mm. Pero nakikita mo, medyo malaki na siya sa 500 meters na level. Ngayon, mayroon tayong patanim doon din sa itaas, sa Ilubabis, na doon banda sa itaas ng Bundok Apo. Kasi itong kawayan, the higher the elevation, mas lumalaki siya. Gaya din ng giant bamboo, the higher the elevation, mas lumalaki siya. Okay. Sa Pigkawayan, 115 meters above sea level. Pero halos magkapareho lang. So, ibig sabihin, kahit saang lugar, pwedeng itanim itong ating iron bamboo. Hindi siya namimili ng elevation. Kasi halos pareho na yung laki. Nagkaroon na tayo ng mga trial na pagtatanim. Sa Libak, parang malapit din yung sa dagat ng Libak. Pero malalaki din doon kay Doc Alex Di Manuel. Malalaki na yun. Mga 7 years older na yung kanyang mga tanim doon. At saka, isa sa mga feature kasi nito, magandang itanim sa sapa. Kasi itong kanyang mga ugat, ay floating. Medyo ano ito, yung kanyang mga ugat. Ito yung hahawak na mga tubig baha. Pati yung mga lupa. Naaanod na mga lupa, dito, ito yung sasalag. So, ibig sabihin, hindi tutuloy doon sa sapa. Kaya ito, ideal talaga ito sa erosion control. Kaya kung meron kayong mga lupa na may dinadaanan ng sapa, maganda itong itanim. Ayun, so sa amin, partner, perfect. Yeah. Pwede yun. Oo. Ayan. So ito po, sir, kasi ano po mga idol, si Sir Raymond po is may malawak na iron bamboo plantation pero nasa Pigkawayan. So ito yung isa sa mga sample ng kanyang bamboo na medyo malapit-lapit dito sa atin, dito sa Kidapawan City. So ito is nasa ilang years na, sir?
4 years old pa lang ito, 4 na taon. Idol. Siguro nasa abutin ng 30 to 50 na siya na... Nagsimula sa isa. Ngayon nasa 40 to 50 na. Kasi maliit pa siya eh. Maliit pa. Yan. Sir, sa dami-daming klase ng bamboo, mayroon mga... yung mga matitigas, ano ngayon? Yung giant bamboo apples, at saka yung sa kubo. Kawayan tinik. Ano, kawayan tinik, butong. Butong, at saka yung sa kubo nga partner, ano ngayon siya? Bayog. 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 Oh. Kasi alam ko matibay yung bayog. Bakit ang napili nyo po is iron bamboo? Yun. Pinili talaga natin itong iron bamboo na introduce para sa engineered bamboo kasi ito ay galing sa abroad, no? It is a foreign species, newly introduced dito sa Pilipinas. Siguro na-introduce itong iron bamboo mga 20 years before. So bago pa lang talaga na-introduce itong ating iron bamboo. Ngayon, kilala na ito sa international market. So kung ibenta mo ito ng buong pole, alam na nila na iron bamboo to. Kaya bibilhin nila kahit ng buong pole ito. Yes. Para sa mga na structure na mga nangailangan ng whole pole. Yung mga traditional na structure ng mga bahay na ginagawa is puro kawayan lang. Ito, pasok na ito. Ngayon, sa engineered bamboo na naman, marami na nagpa-process ng engineered bamboo na gamit ay iron bamboo. Okay. So, ibig sabihin, sa pasok, so pagpasok nito sa international market, hindi na maninibago yung market kasi kilala na nila ang texture ng iron bamboo, alam na nila. At sa local production din, hindi ka mahihirapan. Ito yung mga magandang feature niya. Kasi tuwid siya, madaling i-harvest. Ayun. So partner, ayun. So salamat kay Sir Raymond. Partner, ito yung pinaka-advantage, lalo na dun sa mga OFW, sa mga magre-retired na may mga lupa na walang paggagamitan. Kasi siyempre, after 4 to 7 years, pwede na lang i-harvest itong iron bamboo nila. And siyempre kikita sila na wala silang gastos, partner. Doon lang, maliban doon sa seedlings nila, ilang pirasong seedling siguro. Kasi kumakalat naman siya, mabilis na kaisa-isa. So hindi sila mahihirapan. Importante na taniman nila. Ito yung papasok yung permaculture na naman. Yes. So shout out pala dyan kay Sir Gabriel Lasso dahil sa kanya, na-introduce tayo sa Sir Raymond. Kasama kay Kyle. Yes. At sabi nga partner ni Sir Raymond po, itong iron bamboo, it's some of parang investment na itanim mo lang then live and forget. Yes. After 5 years up to 7 years, babalikan mo lang. Siyempre, alam mo na kung ano mangyayari after niyan. 'Yun ang ibig sabihin, partner. Meron kang investment, meron kang tinatawag na kumbaga alkansya, tama ba 'yun, sir? Opo. Ito yung magiging alkansya mo. Pagdating na panahon, sisikat na 'to. Ito na yung ironwood, mas mahal na siya. Yes, at saka permanent to. Kasi alam mo, pag nag-harvest ka ng medyo matured na, siyempre, may iwan naman itong mga ganito. Oo. At saka, isa din ito sa mga tamad-style farming natin. Ayun. Yeah. Na wala masyadong gagawin, sir, di ba? Wala masyadong maintenance. Passive income, parang passive income. Parang passive income siya. Ayan. Saka dito sa Kidapawan, mayroong plano yung gobyerno natin, city government, na magpatayo ng processing plant para sa engineered bamboo. So, ibig sabihin, kapag magtatanim ka dito sa Kidapawan sa city, rest assured, mayroong bibili ng kawayan mo. Gaya din sa ibang mga lugar. Sa ngayon, we're gonna work out natin Alameda. Meron tayong kaibigan. Doon, pinapatrabaho na din sa atin yung Alameda na area. Kasi may plano din nun patayo ng processing plant. So, kung magtatanim ka ng kawayan, marami nang bibili. So, naghihintay lang yung market. Kulang lang ang tanim. Yun. Tama yun. So, dapat i-grab natin yung opportunity. Mas mauna ka, mas blessed ka. Tama. Mas mauna. So, yun ha. Blessed tayo. Sir, ano ba yung... baka may shoutout mo yung sa Department of Agriculture dito, yung mga kilala mo. Para sa mga kaibigan natin sa ahensya ng pagsasaka, Department of Agriculture, kay Secretary, pwede na po natin gawin ito na high-value crop. Kasi... ang kawayan ay hindi naman kalaban ng agrikultura. Ito ay kaibigan ng agrikultura kasi kung walang buffer na pagkain ng mga peste, kasi kahit na ipakain mo sa peste itong mga dahon ng kawayan, hindi siya mamamatay. Kaysa doon, diretso doon sa mga patanim ng mga magsasaka. Kaya maganda itong buffer plant para doon sa mga peste. Pangsanggalang para sa mga peste o di kaya sa mga puno ng mga mangga, windbreak, yes, so maganda itong kawayan. Tama. And soil erosion, kapag lupa mo ay medyo prone sa soil erosion, maganda din itong kawayan.
At saka magagamit mo itong input sa mga gardens mo, gagawa ka ng mga trellis sa garden mo. Yes, magagamit mo din ng kawayan. Tama. So marami siyang gamit. Ngayon, kung magtatanim tayo ng kawayan para naman sa shoot production, yung ini-introduce ko ay yung asper. Yung Dendrocalamus asper o yung tinatawag natin na giant bamboo kasi napakasarap ng labong noon. Ngayon, ang Department of Agriculture ay dapat na include yung pagkain sa yung tinatanim. So yung labong makain, masarap ang labong ng giant bamboo. So yun, isama na po natin sa ating pagpapatanim, no? Sa mga magsasaka na meron man lang idle lands, yung parang hindi na masasaka, pwede itanim itong ating kawayan. And eventually, gaganda na yung structure ng lupa mo kasi napiprevent yung soil erosion. Sa DENR naman po, ituloy lang po natin yung ating National Greening Project at saka seryosohin na natin, na-include natin sa pagpatanim ang ating kawayan. Alam naman po natin sa DENR na meron tayong 20% na dapat may kasamang kawayan sa lahat ng mga patanim natin. So ituloy na lang po natin and introduce natin itong iron bamboo sa DENR sa ating mga patanim sa National Greening Projects natin. Yes, tama po mga idol. At saka additional mga idol, yung mga kugunan nyo yan na mga unproductive na lupa nyo po. Tama. Very, ano po ito siya? Productive. Maganda siyang substitute or taniman ng bamboo. Yes, kasi papa, hindi naman na magsusustain yung lahat ng crops doon sa kugunal area. Papa. Kasi parang pangit na yung lupa eh. Pero yung bamboo, for sure siya magsusustain doon sa kugunal area. Hindi namimili ng lupa itong bamboo. Kahit na ano, medyo mag-struggle lang din siya kung halimbawa kung limestone. Kaya lang eventually, mag-self-fertilize naman siya. Yung lupa maging mataba na later on kasi nalalaglag yung mga dahon. Later on, pwede na siyang taniman ulit ng mga tanim. Kaya ng mga luya, mga rurus. So yun. So yun mga totoo mga Inday. Before tayo magtapos, partner, tanungin natin si Sir Raymond kung ano yung mga best advice niya sa ating mga future growers ng mga kawayan. Kasi sigurado marami na na-inspired at sigurado nakapag-isip-isip na sila na sana tatanim na sila, no? Kung wala silang pagkukunan ng ironwood, dito ilalagay namin yung number sa description below dito sa video na to, contact number ni Sir Raymond. Sir, ano ba yung ma-advise mo sa kanya, sir? Okay, sa mga gusto magsimula ng bamboo farming, unang-una, piliin natin yung species, anong variety ang dapat. Kasi kailangan natin magsimula doon sa what is at the end of your mind. Ano ba talaga yung plano mo para sa kawayan? Ngayon, kung plano mo para ibenta para sa engineered bamboo production, ito na i-introduce natin. Ito, think iron bamboo. Ngayon, kung may plano ka din later on, na gawin na parang ecotourism site yung farm, ito maganda din ito kasi malinis. Hindi matatakot yung mga turista, hindi matatakot yung magbibisita sa inyong farm kasi malinis. Hindi siya mag-atubiling pupunta dyan, mag-forest bathing, magpalamig, kasi malamig sa ilalim ng puno ng kawayan. Hindi siya matatakot kasi walang magtatago na ahas dito kasi malinis naman siya. Yes. Yan. Pagpili ng tamang variety at saka tamang panahon ng pagtatanim. Yes. Kailan ang tamang panahon ng pagtatanim? Yes po. Panahon ng tag-ulan. Sa ngayon, maraming pumapasok na bagyo. So, tamang panahon na ito ngayon. No? Kasi iiwanan mo yan. O mga 4 days after uulan na naman, siguradong mabubuhay yan, magsasurvive. Ngayon, sa pagpili naman ng mga lupa, hindi masyadong maselan ang kawayan sa lupa. Kahit na anong lupa. Kung mapapansin ninyo ito, ay malapit sa rubber trees, itong ating taniman ng bamboo. Ibig sabihin, maraming natatapon ng mga acetic acid. Ibig sabihin, acidic ang lupa na ito. Pero nakikita ninyo, okay lang sa kawayan. Hindi siya masyadong maselan. Kahit na anong klase ng lupa, pwede siyang itanim. Huwag lang siya masyadong malapit sa dagat kasi hindi nabubuhay ang kawayan sa maalat na tubig o maalat na lupa. So partner, maraming salamat dito kay Sir Raymond. Don't forget to subscribe po ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At saka kita-kits tayo sa farm. Yung comment down below kung gusto nyo bang mag-ironwood. At saka kung ano ba yung gusto nyo yung kawayan na itanim. Kita-kits tayo. Yes. At saka mag-comment po mga idol kung interested din pa kayo sa iron bamboo. At saka available po yan kay Sir Raymond ang mga seedlings. At saka syempre po mga idol,
i-share ang ating video para maraming makapanood. I-tag nyo na yung mga friends nyo dyan para yung gustong mag-invest na yung mga hindi productive nilang area magiging productive. At saka syempre yung mga idol, yan, ano po natin, i-share ang kanyang Facebook page. Shoutout natin yung kanyang Cotabato Bamboo Network po. Cotabato Bamboo Network. Follow and like the page also. Cotabato Bamboo Network. Meron tayong mga tips doon, paano yung pagtatanim. Yan po mga idol, please follow at saka i-like ang page po ni Sir Raymond. Yan, sana po marami kayo natutunan mga idol. Don't forget mga idol na mag-subscribe sa ating or mag-follow sa ating Facebook page ang Pinoy Palaboy. Yes, happy farming po mga idol. Mula yan dito sa Kidapawan City. Kidapawan, North Cotabato. Kasama natin ngayon si Sir Raymond. Yan, kaway ko. Paren. Yan. Yes. Kaway, mga totoong mga inday. Happy farming. Kita-kits po sa farming. Farm.